Hindi naman para sa mga akin hanggang sumunod sila ay ganito na rin mga kailangan nila alaman. So, ayun, syempre tayo muna. Kami naman ang inaasahan na maging pagbahan sa ganyang bagay. Bilang mga member ng iglesia, kailangan na rin paglago sa kaalaman. So, nawayan pa rin ba kung magpas ng kaisipan namin yung nag-aaral matungkol sa mga bawat musa, sa mga susunod pa natin ng pag-aaral. Okay, so ikaw, Lisa? Ngayon po, salamat sa pag-aaral ngayon kahit nasa introduction pa lang tayo. Meron pa rin po talagang inputs na talks to ponder dito na katulad mo nga po ng mga nasabi na rin nila Brother Jesus English na napakaganda ng book romance dahil yun nga, nakapalaw dito yung mga experiences ni Paul sa missions, sa apologetics, at saka sa pastoral na magbigay sa atin ng mga learnings, encouragement, yun nga po. At yung isang nagkano sa akin ngayon ay itong subdivisions ng romance. Yung chapters 1 to 8, 9 to 11, yung chapter 12 onwards na napangita ako ni sa situation sa about Christian living natin sa point ng pastor. Pareho kami po na gusto pa rin. Yung sa akin din, dahil sa salvation ko, so napakabago pa lang, pagka ano po, parang sinasabi sa akin na basahin ko to, yung justification by faith, itong romance ko. Parang po mas lalong kung maintindihan, lalong lumalim pa sa pananampalataya at lalo na po sa mga may income po rin na po pinagiging sa pagdanas. Okay, so Rana? So pag meron kayo na encounter na gustong magturo sa inyo ng tungkol sa kaligtasan, so para inyo na sabihin na ma-discourage yung tao ay ito itatanong nyo. Nabasa mo na po ba ang buong Book of Romans? Parang malaman po talaga. Ngayon, pag sinabing tamang katuroan niya. Pag sinabing hindi pa naman, basahin niyo po muna, saka niyo ako turuan. Saka kayo bumalik. Pero ito po yung ginagamit sa amin, yung mga Roman Road. Yun na nga eh. Ang problema, pag Romans Road to Salvation, ibig sabihin, pro texting lang yun eh, kuha lang dito, kuha. Romans. Diba? Namili lang ng mga text sa, ano eh, sa Book of Romans eh. Romans 10 yun din yan. Romans 10. Kaya Romans Road. Ayun, ayun sa ulo, Romans Road to Salvation, yun lang sasabihin. Eh, ano yun? Hindi ganun. Eh, basahin muna, kailangan, alam mo yung buo. Yung buong book. So yung Romans Road, Nag-take lang sila without emphasizing yung rigid na part ng tao, how simple we are, and meron din naman sa ano? Nagamit nga kasi lalo yung existence. Yung image, parang rapid ano yun, yung maraming, kundi malalim. Hindi yung parang, ano lang, by pass. Hindi mababaw kasi nga daw hindi yung hindi na-expound, hindi na-dig, hindi napaunawa. Yung siyempre, i-present ko yung ano eh, yung Panginoong Diyos na banal, tapos ikaw na makasalanan.
kung gano'ng ka pamakas ka lang, di ba? Sa harapan ng ano, tapos ngayon, kung paano pa natanggapin niya yun? But yun nga, yung Romance Road, ay mabilis na yun. Kasi ang nakasenter sa kay Christ na. Kaya nga, yung kahit nga Armenian, ginagamit yung Roman Road to Salvation. Pero yung aral nila, kontra dun sa Book of Romans. Oh, di ba? O, oh, eksaben, hindi na naintindihan yung Book of Romans. Baka lang mga alam nila sa ano sa Book of Romans, yung pinili nila ng mga talata na bumuo ng Roman Road to Salvation. Yun ang ibig ko sabihin eh. So, magiging hilaw yung at hindi tama yung kanilang doktrina sa kaligtasan kung sa ulo lang nilang talata eh yun lang na naka-list doon sa Roman Road to Salvation. Kailangan alam nila yung buong Romans. Kasi tinuturo ni Apostol Paul sa Romans yung diba yung from the very beginning ng Romans yun yung kasalanan diba kasalanan inanong ni Paul no? Talagang mahaba yun kung gaano ka makasalanan, tapos kung papaano rin tatanggapin sa ano, yun nga, masking justification by faith. Sa atin naman, kung pwede yung sinabi ni Cristo rin na yung pais-love ng inang sa atin, sa atin naman, complete naman sa atin, sama doon yung Christ, the love of Christ, the love of God, pumasak na sa atin doon. Kasi rin sa atin, talagang ano yung big na malalim na kasi yung sa Romans po sa dito ano eh saglit lang yun tapos ano ready ka na oo oh, diba oh, pray to receive pray to receive without ano okay lang naman sana yun kung maaakay mo siya at madadala sa regular sa church, eh, doon mo nalang ang turuan. Pero hindi naman kasi ganun ang ginagawa ng mga nagtuturo ng Roman Road to Salvation eh. Doon ay mapagpasya ka lang na ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo and then pagkatapos wala na, iiwan ka na. Kaya ang kinauwian tuloy nung Roman Road to Salvation na mga tao na gumagamit noon, ang kauwian resulta niyan ay yung post-conversion. Eh hindi natin inanais. Okay na kay ang atin nais ay maipaunawa sa tao yung doktrina talaga ng kaligtasan. So ito kasing letter of Paul ay ito yung masasabi natin ng thesis about the doctrine of salvation. Kaya kung isang tao ay nais mo na mapaalis dahil tuturuan ka ng doktrina ng kaligtasan, yun ang hamon mo. Alamin mo o basahin mo ang buong Book of Romans, kung hindi mo pa nababasa yan, ay saka ka nalang bumalik pag nabasa mo na yan. Diba? Pero pag nagtanong sa Romans, yun naman ang opportunity mo. Oo. Ikaw naman ang makabahagis. Oo, kasi kapag sinabi niya na, at saka pag sinabi niyang nabasa niya, edi i-reiterate mo lang sa kanya yung doktrina ng kaligtasan na nasa Romans, diba? Hindi niya po pwede na tanggihan or sabihin natin ikaw ay kontrahin. Dahil sinabi niya, nabasa niya eh. Oh. Edi mapapagtango na lang siya kahit siguro sala sa doktrina nila, di ba? Eh, kasi binasa niya eh. Sabihin, pag sinabi niya binasa niya, tanggap niya. Oh, pag di niya tinatanggap yung turo mo ng sa kaligtasan, aba, eh, sabihin mo, di ba binasa mo yan? O ba't di mo tinatanggap ngayon? Ikaw pala yung nakukunwari lamang na binasa mo, baka naman talaga hindi mo alam. Sige, ganun lang yun. Kasi marami dyan ang mga ang lalakas na loob magturo ng doktrina ng kaligtasan, pero hindi talaga nila alam yung doktrina ng kaligtasan. No, kasi kung alam, kung nabasa nila yung buong Romans at naintindihan nila, hindi na sila magre-rely doon sa mga gawa, di ba? Works salvation, tapos, di ba? Ang mga work salvationist, di ba, gumagamit ng Roman Road to Salvation. Samantalang nandun mismo sa Book of Romans yung talagang paulit-ulit si Apostle Paul na we were justified by faith alone. And then tinitira nila yung faith alone. At ang ipang lalaban nila sa faith alone na yung James. Oh, James 2. Saan ka naman nakakita niya na
Isang talata lang yung ano, yung James 2 na ginamit nila doon. Eh yung Faith Alone, napakaraming talata doon sa Book of Romans. Tad-tad ng yung elaboration nga ni Apostle Paul na justification by faith alone yung nasa Romans. Kasi nga, yun ay regalo. Nag-isipin regalo, walang bayad. Walang bayad. Kasi pag ang regalo, eh, ibig sabihin niya, pag sisikapan mo, yung righteousness, tama. By your ordinance. Kaya tayo ay may matibay na pinagkukuhanan ng ating doktrina ng kaligtasan, na ang kaligtasan ay sa Diyos lamang. Siya ang pumipili, merong hinirang, at ang kaligtasan ay hindi sa pagitan ng gawa. Yan ay kahit hindi ka na pumunta sa iba pang mga talata ng Biblia, doon ka nalang magpaikot-ikot sa Book of Romans. Diba? Kaya ako, saludo ako at sang-ayon ako doon sa sinasabi dito ni Luther, ni Martin Luther, na pag-aralan mo, isang Kristiyano dapat, sabi, babasahin ko, a Christian man should not only learn it by heart, word for word, but also that he should daily deal with it as the daily bread of men's souls. O parang pinakapagkain mo na, di ba? Ang pagkain na iksabihin, kabisado mo na yung kinakain mo. Ganun mo itatrato ang Book of Romans. Kaya kung gusto mo na parang sa akin, napaka exhausting na masa ulo mo pa yung buong Biblia. Pero I suggest na kung gusto mo magsa ulo ng salita ng Diyos, tama nga yung sinabi ng sang-ayon ko kay Martin Luther, na sa uluhin mo word for word, and of course, natutunan mo to by heart. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.